DOH is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive. Dalawang taon na ang nakalilipas magmula nang maitala ang unang kaso ng COVID-19 sa bansa. Lungkot, takot, at pangamba. Ito ang mga emosyong dulot nito sa bawat isa. Hindi biro ang hatid nitong perwisyo sa Pilipinas at mamamayan ito. Walang pinipili ang pandemyang ito. Lahat ay apektado. Malaki ang pinsala ng COVID-19 virus hindi lamang sa kalusugan ng bawat Pilipino, kundi pati na rin sa ekonomiya ng bansa, pamumuhay ng mga tao, kabuhayan, at higit sa lahat, edukasyon. Mga bata, wag muna. Yung opening ng classes, that's a very... I will not allow the opening of classes na magdikit-dikit yung mga bata. No? Bahala na hindi na makatapos. For this generation, wala na matapos na doktor pati engineer. Wala. Kasi hindi na wala ng aral. Ang Pilipinas ay isa sa limang bansa sa mundo na hindi nagsimula ng tradisyonal na klase o ang face-to-face mula na magsimula ang pandemya, kung saan humigit-kubulang 27 milyong Pilipinong estudyante ang naapektuhan pagdating sa karapatang mag-aral. Kabataan ang pag-asa ng bayan, pero paano kung ang kabataan ay tila nawalan na ng pag-asa para sa kanyang bayan? Paano kung ang kabataan na inaasahan ay mawalan na ng inspirasyon at hindi na maaasahan? Paano kung wala na sa kamay ng mga kabataan ito ang susi para sa kanilang kinabukasan? Ang kabataan daw ang susi para sa magandang kinabukasan. Ngunit marami sa kanila ang hindi na nakakapag-aral. Kadalasang mga humahadlang sa mga bata na makamit ang kanilang karapatan sa edukasyon ay ang kakulangan ng mga eskwelahan sa kanilang lugar, kakulangan ng interes sa pag-aaral, at higit sa lahat, kahirapan. Bagamat libre man ang pag-aaral sa mga pagpublikong paaralan, karamihan pa rin sa mga kabataan ay napipilitang tumigil sa pag-aaral dahil hindi sapat ang kinikita ng kanilang pamilya panggasto sa araw-araw na pamumuhay upang tustusan ng iba pang pangangailangan sa paaralan, tulad na lamang ng batang si Angel. I'm 18 years old. Nakatira ako sa Barangay San Roque, Quezon City. At pangatlo ko sa magkakapatid at ako lang tumigil. Tumigil ako noong 2020 noong nagsimula ang online class noong pandemya. Sa aming paghahanap, nakilala namin si Angel, isang out of school youth na nakatira sa Barangay San Roque. Ang out of school youth ay mga kabataan na huminto o hindi na nakapagtapos ng pag-aaral. At noong nag-start ng pandemya at ang pag-aaral namin ng online class, naging masyado siyang mahirap. At tumigil ako sa kadahilanan na kulang ako sa resources na katulad ng gadgets like cellphone. At meron din sa loads. Ganun. At dahil doon, yung mga binibigay ng school, hindi naman sapat yun eh. Kasi ang daming ginagawa at kailangan din namin mag-provide na hindi lang kami na umaasa doon sa school. Dahil sa hirap ng buhay, tunay na mababakas na ang kahirapan ng isa sa maraming dahilan na naghahadlang sa mga kabataan upang malinang ang kanilang karunungan. Sa ngayon, may trabaho ako ngayon. Isa akong social media associate ng Rainmaker Guild sa Cryptoverse. Like Metaverse ngayon na involved siya sa crypto mining. Ngayon, pag wala akong ginagawa sa SMA, ang ginagawa ko is nagpo-push ako sa Axie.
ang pinagkakaabalahan niya. Ito ay isang online game universe na umiikot sa mga Pokemon esque na nilalang nakilala bilang Axis. Sa paglalaro nito ng 2,000 to 4,000. Ayon sa kanya, 30% sa kanyang kita ay napupunta sa kanilang bayarin. Ang 50% naman ay binibigay tulong niya sa kanyang mama. At ang 20% naman sa kanyang kita ay napupunta sa kanya. Batay sa datos ng Department of Education na DepEd, isa si Angel sa halos 4 na milyong estudyante ang hindi nakapag-enroll para sa kasalukuyang taong panuruan. Ayon sa DepEd, sa 23 milyon na ang naka-enroll sa mga pampubliko at pribadong paaralan. Isang malaking kabawasan mula sa 27.7 milyong enrollees noong taong 2019. Pahayag naman ng Chairman of the Senate Committee on Youth na si Senator Sonny Angara, naiintindihan nila na ang matinding pagbaba ng enrollment para sa kasalukuyang taong panuruan ay dahil sa mga paghihigpit sa face-to-face interaction. Nagdag pa niya, nakakabahala ang datos at may tunay na panganib na magkakaroon pa ng mas maraming out-of-school youth ngayon dahil sa epekto ng pandemya sa kita ng pamilya at ang mga hamon na dulot ng blended learning sa parehong mga mag-aaral at kanilang mga magulang. Naglibot pa ang aming grupo sa Barangay San Roque at dito namin nakilala si Angelica na isa ring out-of-school youth. Habang papalabas na kami sa palengke ng San Roque, nadaanan namin si Angelica kasama ang kanyang tiyahin na nagtitinda ng mangga na sa kanilang kariton. Angelica Pardo, 16 years old. Pumunta po sa pag-aaral dahil sa tropa. Si Angelica ay 16 taong gulang na sa kanyang murang edad ay tumigil sa kanyang pag-aaral dahil sa impluensya ng kanyang mga kaibigan. Kasama ni Tito ang kanilang pagkakating at natuloy sa paghinto ng kanilang pag-aaral. Isa pa ay ang pagkakaroon ng pandemic kung saan ang tradisyonal na face-to-face ay napalitan ng online class. At iba pang rason ay ang kakulangan niya sa mga materyales kinakailangan para sa online class kagaya ng wifi at cellphone. Pero ngayong panibagong school year, bakit hindi ka na nag-enroll? Wala, mahirap po. Wala po kami ng wifi. Dari po ang cellphone. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, sa 4 na milyong out-of-school youth and children, karamihan sa mga ito ay maagang nag-asawa habang iba naman ay nakakapos na ng perang mapag-aral ang mga anak o di kaya walang talagang interes sa pag-aaral. Nagbabala rin ang advocacy group ng Philippine Business of Education o PBED na ang matagal na pagsara ng paaralan ay magiging napakamapahamak para sa sistema ng edukasyon at ekonomiya. Ayon naman sa pag-aaral ng Organization for Economic Cooperation and Development o OECD, ang kawalan ng tradisyonal na pag-aaral ay magkakaroon din ng pangmatagalang epekto sa ekonomiya. Nagmumukahi ng kanilang pag-aaral na ang mga mag-aaral sa mga baitang 1 to 12 na apektado ng mga pagsasara ay inaasahan ang 3% mas mababang kita sa buong buhay nila. Para naman sa bansa, ang mas mababang pangmatagalang paglago na nag-uugnay sa naturang mga pagkaluhi ay maaaring magbunga ng 1.5% mas mababang taunang GDP para sa natitirang bahagi ng siglo. Amin namang nakapanayamang isang kagawad ng Barangay San Roque na si Kagawad Herbert Rodriguez at nang aming tanungin siya patungkol sa out-of-school youth sa kanilang barangay. Okay, ayon kasi sa datos na aming nakuha ng mga nakaraang taon na nagkaroon tayo ng pandemic, medyo minimal lang naman yung mga nawalan sa atin ng kasi at dahil nga nagkaroon tayo ng pandemic, karamihan kami sa aming mga constituent dahil ang nawalan ng trabaho kaya umuwi ng kanilang mga provinces. So ayon sa pakikipag-usap namin sa mga principal, sa mga teachers dito sa aming mga nakasakupan, parang mga nasa 2% lamang yung mga nawala doon sa kanilang mga paaralan. At yun naman yung in-workout ngayon dahil nga sa muling pababalik ng klase. So tingitingnan pa rin yung magiging sistema ngayon.
Pero yung sa dami siguro ang masasabi ko nasa 2% lang, mga ganun. Dahil sa kadahilan ng pagtikil ni Angelica sa pag-aaral, ay tumulong na lamang siya sa kanyang mga magulang sa pamamagitan ng pagsama sa kanyang tiya sa pagtitinda sa palengke. Sa pagsapit ng alas 4 ng umaga, ay gigising na ito para maghanda. Pagkatapos ay pupunta na ito sa palengke upang magtinda sa kanilang pwesto. Nalihis man ng landas, nais pa rin ni Angelica na magpatuloy sa pag-aaral at makapagtapos. Kaya naman siya ay kasalukuyang sumasailalim ngayon sa Alternative Learning System o ALS at naghahangad na magkaroon ng kanyang sariling business balang araw. Dagdag pa ni Kagawa Rodriguez, bago pa magkaroon ng pandemya, patuloy pa rin naman ang tinatawag na ALS o Alternative Learning System sa kanilang barangay. Isinasagawa raw ito tuwing Martes at Huwebes at mayroong mga taga City Hall na gumagabay sa mga out-of-school youth sa kanilang barangay upang magturo at ganun din ang mga opisyalis ng barangay na umaalalay din sa kanila na sa gayon, kahit pa paano, ay pagpatuloy pa nila ang kanilang pag-aaral. Sa inyong barangay po, ano po yung pamatahing mga dahilan ng pagtigil ng pag-aaral ng mga kabataan sa inyong barangay? Well, of course, syempre, unang-una, yung pandemic, ano, kasi tulad nga ng sinabi ko kanina dahil nawalan sila ng trabaho, so syempre, at dahil nung nawalan sila ng trabaho, medyo naging ano yung, nagkaroon talaga ng kakulangan yung mga estudyante natin sa pag-aaral, ano. So isa yun sa pinaka naging dahilan talaga, yung nawalan ng trabaho yung kanilang mga magulang. Siyempre, napakahalaga ng pag-aaral kasi ito yung magiging susi natin para sa pag-undan ng ating unang-una ng pagyabong ng ating sarili. So napakahalaga talaga na magkaroon tayo ng edukasyon at makatapos ng ating mga mag-aaral. So yung masasabi ko lang dun sa mga kabataan natin na nawalan sa pag-aaral o andyan lang, na sana maging ano sila pag dito, maging agresibo sila ngayon kasi talagang edukasyon lang talaga yung natataming paraan para gumanda yung kanilang buhay. May dalawang modalidad na ibinigay ang DepEd para sa pagpapatuloy ng pag-aaral ng mga estudyante. Ito ang online class at ang modular learning. Ang online class ay isang platforma na ng pag-aaral kung saan ay dinadaos sa pamamagitan ng paggamit sa internet at ang estudyante ay di na kinakailangan lumabas pa ng bahay upang magtungo ng personal sa klase. Samantalang ang modular learning naman ay ang sariling pag-aaral ng mga estudyante gamit ang mga module o materials na binibigay ng kanilang paaralan. Hindi na rin nila kailangan pang lumabas ng kanilang tahanan o makipagkita sa mga guro at kamag-aral dahil gadget na ang gamit nila para rito. Nagkaroon ng magandang epekto ang pagpapatuloy ng edukasyon sa Pilipinas sa kabila ng matinding pag-atake ng COVID-19. Dahil sa online class at modular learning ay nagkaroon ng pagkakataon at pag-asa ang mga estudyante na may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral kahit nasarado ang mga eskwelahan. Ngunit tulad ni Angel at Angelica, hindi lahat ay may kakayahang makasabay sa online learning, lalo na para sa mga mag-aaral na isang kahit isang tuka ang pamumuhay. Masasabi na ang online learning kahit papaano ay mahusay na paraan ng pag-aaral, ngunit sa kabila nito ay mayroon pa rin mga hindi kagandahang dulot ito sa bawat mag-aaral. Dahil sa pagkakaroon ng pandemya ay sumasailalim ngayon ang mga estudyante sa online learning, na kung saan ay nangingilangan ng isang mag-aaral na makakonect sa internet connection upang makadalo at makalahok sa klase. Hindi lingid sa ating kaalaman na ang Pilipinas ay may mabagal na internet connection. Ayon sa pinakabagong ulat ng UCLA Speedtest Global Index Rankings nito lamang Marso 2022, pang-53 ang Pilipinas sa mga bansa sa mundo pagdating sa bilis ng mobile internet, habang pang-60 naman sa fixed broadband. Ang Pilipinas ay isang bansang papaunlad pa lamang, kaya naman hindi na nakakagulat na hindi lahat ng pamilya o sambayan ng Pilipino ay may kakayahang makapagbayad para sa internet connection.
Sa kalagitnaan ng pandemya, isa sa mga labis na naapektuhan ay ang mga uring manggagawang magulang. Sa kadahilan ng pagawala ng trabaho at kakapusan sa pinansyal ay sapat na lamang ang kanilang kinikita at nahihirapan pa silang pag-asyahin ito para sa araw-araw. May iba namang nagbibigay ng handog na tulong para sa pag-aaral ng mga estudyante, bagamat hindi lahat ay naaabot ng tulong na ito. Sa kabilang banda, mayroon mang connectivity load program ang DepEd at binibigay na SIM card ng mga paaralan para sa kanilang mga estudyante at mga kakaguruan, ay tulad ng sabi ni Angel, hindi pa rin ito nagiging sapat dahil sa dami at sabay-sabay na mga requirements na kailangang ipasa, at kasabay nito ang malaking bawas sa data at load na ginagamit para sa kanilang klase araw-araw. Isa pang alalahaning epekto ng online learning ay ang masamang dulot nito sa mental ng kalusugan ng mga mag-aaral tulad ng burnout. Ayon sa mga magulang ay nag-aalala sila na makitang umiiyak ang kanilang mga anak, nalilipasan ng gutom, at nakakaranas ng mental breakdowns habang pilit na ginagawa ang mga aktibidad sa kanilang mga module. Ang kanilang mga hinaing ay napatunayan sa isinagawang survey ng Movement for Safe, Equitable, Quality, and Relevant Education as Secure na napag-alaman ng 54.7% ng mga mag-aaral na nagsabi na mga aktibidad sa distant learning ay nakaka-apekto sa kanilang physical at mental na kalusugan, habang 33.4% ang nagsabi na ang ganitong paraan ng pag-aaral ay nagpahirap sa kanilang relasyon sa kanilang mga pamilya. Sinasabi rin ng mga progresibong grupo ng mga epekto ng distance learning ay hindi nagtatapos sa problema sa bahay o pagka-burnout na estudyante at guro. Kabilang sa pinaka-nakaka-alarma na epekto ng distance education na iniulat ng youth group na samahan ng progresibong kabataan na SPARC at Alliance of Concerned Teachers of ACT ay ang mga kaso na nagpapatiwakal ng mga mag-aaral at mga guro na sinabing ang mga ito ay nauugnay sa pressure na kailangan nilang tiisin sa pagsisikap na magawa ang kanilang mga self-learning module sa oras para sa lingguhang deadline, kasama ang kanilang paghihirap sa pagharap sa pandemya. Ang kwento ni Angel at Angelica ay ilan lamang sa mga karanasan at hirap na kinakaharap ng mga kabataan kabilang sa out-of-school youth. Ang kwento ng dalawang batang ito ay isa lamang patunay na sa pandemyang ito ay mas apektado ang mga nasa laylayan ng lipunan. Karapatan ng mga kabataan na makapag-aral, ngunit sa mga lugar o bansang kulang sa suporta, mapapinansyal man o emosyonal, sila ay napipilitang huminto at magtrabaho na lamang para makatulong sa kanilang pamilya. Bukod pa dito, isa ring bahagi ang naging mas malaking pagsubok sa pagbalik sa paaralan, ang online class. Magtatatlong taon na ang pandemya, dahilan kaya karamihan sa kanila ay hindi pa rin nakakabalik sa pag-aaral at nagtatrabaho na lamang dahil wala silang kakayahan upang makasabay sa ganitong paraan ng pag-aaral. Ang Pilipinas ang huli sa buong mundo na nagbukas ng eskwelahan at mas nauna pang buksan ang mga establishmento, sinihan, bar, malls at iba pa sa ating bansa. Kaya ang tanong ng kabataan, kung bukas ang mga pasyalan, bakit sarado ang mga paaralan? Bagaman nagsimula ng magbukas ang ilang paaralan, partikular na sa mga probinsyang may mababang kaso ng COVID-19, ngunit hindi pa rin lahat ng paaralan sa bansa ang nakakapag-implementa ng face-to-face classes. Gayunpaman, lubos pa rin ang pangangamba ng karamihan kung kaya na at handa na ba talaga ang DepEd o ang mga paaralan sa pagsasagawa ng ligtas at maayos na balik-eskwela. Kaya naman higit na importante ang pagtutulungan ng pamahalaan at mga kinauukulan sa pagpapalaganap ng maayos na paraan at mga aksyon sa pagtugon sa pandemya nang sa gayon ay ligtas ng makapalik ng eskwelahan ang bawat Pilipinong mag-aaral. Ang edukasyon ay hindi lamang responsibilidad ng mga mag-aaral, guro at magulang. Responsibilidad ito ng bawat isa. Responsibilidad din ito ng isang komunidad o higit pa ng isang bansa na handang gumabay at sumuporta sa bawat kabataan
nag-aasa makapag-aral at makamit ang kanilang mga pangarap sa buhay. Hindi lingit sa ating kaalaman ang mga suliranin na ating kinahaharap pagdating sa edukasyon, ngunit kung tayo ay patuloy na magtutulungan sa isang adikaig makapag-aral ang bawat Pilipinong mag-aaral, ay hindi imposible makamit natin ang magandang kinabukasang ating inaasam para sa mga tinaguriang pag-asa ng bayan sa gitna man ng isang pandemya.